So hello guys, Chubby Boy here and welcome back to my vlog. So, ito na, first vid na natin. Ang sabi ko dun sa intro vid ko, ang gagawin kong first vid is about the parts of a desktop PC. Bakit ko sinasabing desktop? Sabihin ko mamaya kung bakit. And ano ba ang PC? So, basically, ang PC is a machine that helps us with our everyday tasks and makes things easier for us. In our modern society, ang ginagawa ng computers are basically to help us create content and also consume content, among other things. Siyempre, kapag advanced user ka, pag like programmer ka or kapag designer ka, you use it to compute and to create models, di ba? But if you're a normal person like me and yung ikaw na nanonood nitong vlog na to, you use it to consume the content that I use it to create, di ba? So, pretty simple. So, bakit kailangan malaman kung ano yung parts ng PC? Bakit nga ba? Wala, mema lang, para lang masabi mo sa mga kaibigan mo na, uy pare, alam ko na yung parts ng PC, alam ko na yung ginagawa ng CPU. De, charot, joke lang, hindi totoo yun. Bakit nga ba kailangan? Kasi in the past 3 or 4 years, bigla kasing dumagsa yung dami ng tao na gumagawa ng sarili nilang computer or bumubuo ng sarili nilang computer. Dahilan na rin kasi, dahil nagmumura at lalong bumibilis yung mga PC parts na ginagawa ng mga manufacturer. Like ako, last year, gumawa ako ng PC. Nagmura yung parts and nag-release ng bagong parts and it was a good time to build a PC. So, continuing with that trend, naisipan ko na gumawa ng ganitong video to educate people on the basic parts. Of course, I keep on saying desktop PC kasi not all people have desktop PCs. Most people actually have laptops. Ngayon, get subscribed kasi I will make a video explaining ano yung laptop versus ano yung desktop and ano yung pinagkaiba nila as computers. Okay, so simulan na natin yung vid. Okay guys, so we're back. So, let's start na dun sa parts ng PC. So, unahin muna natin yung CPU. Pero kasi at this moment, hindi ko mapapakita sa inyo yung CPU kasi natatakpan siya nung CPU cooler. Ito yung CPU cooler. Hindi ko siya matanggal kasi pag ikakabit na ulit yung CPU cooler, kailangan ng thermal paste. Eh, wala na akong thermal paste. So, hindi ko siya matatanggal. Kasi, pag tinanggal ko, wala nang kabitan. Diba? Parang yung, charot, hindi ko natutuloy. So, back to the CPU. Yung CPU, yan yung utak ng computer mo. So, basically, ang ginagawa niya, nag-iisip siya. Ano yung iniisip niya? Ang iniisip niya is yung paano niya i-execute yung commands na binibigay mo sa kanya. And, paano niya ito-turn yung commands na yun into functions. Di tulad ng crush mo na hindi ka iniisip. So, yun yung CPU. Ngayon, ano ba yung CPU cooler? At bakit siya kailangan? So, kung yung CPU, yun ang utak ng computer, yung CPU cooler naman, yun naman yung nagpapalamig dun sa utak ng computer. Di tulad ng ulo ng mama mo na laging mainit at lagi ka sinisigawan. Charot, joke lang. Anyway, ang function niya is to keep the CPU cool. Kasi pag ang CPU, mainit siya masyado or pag nag-overheat siya, masisira siya. Okay? So, yun yung function niya. Okay. So, moving forward, dito tayo. Ayan. Ito. Yan yung RAM. So, ano yung RAM? Yung RAM, basically, ang ginagawa niya is, it's a type of memory. Pero you don't store anything sa RAM. Ang ginagawa ng RAM is pag may command na gagawin si CPU or pag may execute siya na command, sorry. Si RAM yung pagkukuhaan niya ng memory to execute that command. So basically, siya yung workbench or workstation nung CPU. So parang ikaw, naglalagay ka ng gamit sa lamesa, yung CPU, yung gamit na yon, yung kailangan niyang gamitin para i-execute yung commands, doon yung nilalagay sa RAM. Okay? So, moving forward to storage. So, ayan yung storage. Sorry, zoom in. Ayan. Yan yung storage ko. Yung storage ko kasi is maliit.
Okay guys, size doesn't matter. Okay, charot. Yung storage kasi, yan, basically, it is what it is. It's storage. Diyan mo nilalagay yung mga files mo. Diyan ka nag, sustore ng feelings. Charot. Hindi. What are feelings? Charot. Okay. So, ayan. Moving forward ulit. This is the graphics card. Ang graphics card, hindi siya necessary part ng computer per se. Bakit per se? Kasi may mga CPU kasi na meron ng graphics. And ibig sabihin, nakakapag-output na ng images yung computer without the need of a graphics card. Ngayon, yung CPU kasi wala siyang graphics capabilities. That's why I have a graphics card. Besides the fact na I use it for gaming, I also use it for ito, video rendering, vlogging, content creation, and other things. Kasi hindi lang naman gaming ang function ng video card. Yan natatandaan nyo. Pero hindi pa rin katwiran na magpabilis ang magulang ng video card. Kasi sasabihin mo, gagamitin mo for school. Charot. Anyway, MSI. Ay, MSI. Sponsored by. Charot. Hindi to sponsored vid. So anyway, ang next na item natin is the motherboard. Ayan siya, okay? Yung motherboard is yung pinagkakabitan ng lahat ng parts. Okay? So ano siya? Yung motherboard, yan yung nagko-communicate. Yan yung nagtutulay or nagbibigay ng connection or communication between the parts na minention ko before. So, yung CPU, connected siya to the RAM by the motherboard, and so is the graphics card. Pati yung storage. Without the motherboard, relaying information to the other cards, hindi gagana yung CPU, yung computer. Kaya, sabi nga nila, a relationship doesn't work without communication. Diba? So you have to communicate, guys. So anyway, so our final component is actually the power supply. Andito siya. Nasa ilalim siya ng power supply shroud. Okay. Yung power supply, wait. Ayan, it's sticking out, diba? So anyway. Okay. So ayan. So ang power supply, andito siya sa ilalim. It's a square box. Yung power supply, yun yung nagbibigay ng power dun sa computer. Ngayon, you might ask, bakit di na lang natin pwede diretso isaksak sa pader? Yung power supply, nakasaksak naman siya sa pader. Pero kasi, yung kailangan na power ng computer mo is called DC power or direct current. Ngayon, kapag sinaksak mo yan sa pader, yung nasa pader kasi is alternating current. Masisira yung components mo kapag hindi kinonvert yung AC into DC. Ngayon, yun yung trabaho nung power supply. Kino-convert niya yung kuryente from AC to DC. Ay, nakalimutan ko pala. Tapos, yung final talaga na component is the case. Okay, yun yung pinaglalagyan nung PC. Hindi po kailangan ang RGB lighting. Nakuha ko po yan ng libre nung binili ko yung case. Hindi ko rin po binili yung case dahil may RGB siya. Binili ko po yung case kasi I think na maganda siya, tas it's white. Anyway, I think that's it. Ito nga pala si El Barto. Okay. Back to you, chubby boy! Ayun, so yun yung parts ng PC. I hope that you found that informative as well as entertaining. If may tanong kayo, wag lang math, or comments or suggestions, just comment it down below. Tapos, like and share the vid, and don't forget to subscribe and turn the notification bell on para hindi niyo ma-miss yung mga susunod kong videos. I really appreciate it. So, thank you and bye!